Hello guys, collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung kaninong energy to. Pwedeng sa'yo, pwede rin sa person nyo. Piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Give me the message for collective, please. Give me the message for collective. Ano mensahe para sa'yo? Para sa inyong dalawa ng person mo. Okay, meron dito na. Ten of Swords, the upright. Meron ditong the devil. Ten of Swords, the devil energy. Ten, eight of wands, reverse. Then the tower. Okay, meron dito the strength. Then lumabas din si Nine of Swords. Meron dito ng tao na ano, nasasaktan. Nagbigay ng pasakit sa isang tao. Pwedeng energy mo to, pwedeng energy ng person mo, o pwedeng ibang tao na kakilala mo. Kasi meron ako dito na ipita na devil energy. Then lumabas si Ten of Swords. So meron ditong gumagawa ng hindi maganda. Kaya lang kahit merong gumagawa na hindi maganda, nafeel ko dito na winasak to. Okay? Hindi to nagtatagumpay. The chariot reverse. So ibig sabihin, meron ditong hindi nagtatagumpay sa mga plano niya sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Kasi kung makikita mo dito sa Ten of Swords, meaning kasi ng Ten of Swords, pwedeng nag-course, nagsumpa sa'yo, or pwede rin sabihin na meron ditong gusto na magiging ganito, yung tipo na hindi nakapokus, walang action na ginagawa, yung ayaw na ng buhay, yung mga ganun ba, ganung energy, yung tipo na merong gumagawa ng hindi maganda, black magic, ganun. Kasi yung Ten of Swords, curse yan eh, may sumumpa or may nagbibigay ng bad energy sa'yo. Dahil lumabas si the devil, so ibig sabihin nito, meron ditong gusto kang ma-stuck sa isang sitwasyon na kung saan nakakulong ka. Yung tipo bang merong bumubulong, merong negative energy na pinapadala sa'yo, ito na yung nararamdaman ko dito ha. Kasi lumabas din si Ten of, si the devil. Gusto nito may stuck ka, hindi ka makawala sa ganyang pakiramdam. Gusto ng tao na ito na mawalan ka ng gana, mabuhay. Hindi mo ganun. Meron dito na Gemini, Aquarius, and Libra. Meron din ako nakikita dito na Aries, Leo, Sagittarius. Then, ayun, more on sword in fire sign. Meron ako nakikita din dito na Leo. Pero ganun pa man ano, dahil may lumabas dito na 444 angel number, nakikitaan ko dito na huwag kang susuko. Kasi ginagabayan ka dito, okay? Nafeel ko dito na meron dito ang gumagawa ng hindi maganda sa'yo. Pero hindi halos lahat makaka-resonate. Ito lang yung nakikita ko dito. Pero ganun pa man ano, ito'y mabagal. Mabagal ang pagkilos ng tao nito. Kumbaga ano, gumagawa siya ng mga ganitong bagay para ka hindi halata. Hindi obvious. Kasi kung bibiglay niya yung sitwasyon, mahalata mo na ginagawang ka ng mga ganito. Maybe meron ditong tao na hindi nakakatulog. Kung ikaw man hindi nakakatulog, balisa ka, natatakot ka tuwing gabi, hindi mo maintindihan ang nararamdaman mo kung bakit ka nagkakaganon. Meron din dito na ganon. Kung meron sa iyong tumutusok-tusok, nangangati ka, or pwede rin sabihin na mga sintomas eh, ng may gumagawa ng hindi maganda, pwedeng black magic, or pwedeng sabihin palipadhangin o ano paman. Pero ganun paman, gusto nito may stuck ka, kasi itong tao nito, devil energy. Maybe ingit sa'yo, or pwedeng sabihin na galit sa'yo, okay? Kaya lang, itong tao nito, winasak. May pangwasak dito, okay?
Binibigyan ka dito ng babala, pero ganun pa man anong hindi halos lahat makaka-resonate. Kung ramdam mo sa sarili mong ginagawan ka para sa'yo to, pero kung wala kang nararamdaman, ilipat mo na yung video, okay? Kasi ito lang yung nakikita ko dito, na meron ditong pangwasak, meron ditong gustong ma-stuck sa sitwasyon, meron gumagawa ng hindi maganda, pinababagal, pero mabagal yung kilos ng gawa ng tao na ito. Gusto nitong ma-stuck ka sa sitwasyon, hindi ka makatulong, nahirapan ka, pero ganun pa man ano, tinutulungan mo yung sarili mo para hindi ka ma-stuck sa sitwasyon na ito. So, ang kailangan mo lang dito ay panalangin. Kasi ginagabayan ka dito ng guardian angel mo kasi pinapaisip ng pinaiisip sa'yo ng guardian angel mo dito na binibigyan ka dito ng mensahe. Okay? Na lahat ng mga nangyayari sa'yo ay may something. So, binibigyan ka dito ng babala. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Kaya, mag-insenso ka. Kung nararamdaman mo na something may kakaiba, magtawas ka, mag-insenso ka, then tingnan mo din yung daliri mo kung hindi pantay, okay? Yung dalawang guhit dito, kung hindi yan pantay, ibig sabihin nun may galaw ka, okay? Pero ganun pa man, ano, kailangan mo dito mag-insenso para nang sa ganun no, matanggal to, ma-remove yung mga negative energy. Ito lang yung na-feel ko. Then, sinasabihan din dito na magdasal ka kasi ginagabayan ka dito. Yung dasal, ano, yung pray, doon ka makakakuha ng lakas para nang sa ganun, hindi to maganap sa'yo, para makawala ka sa ganitong emosyon, para hindi ka ma-stuck sa sitwasyon. Kasi maybe nagtatanong ka bakit ganito yung nararamdaman mo, may mga tanong ka, hindi yun normal. So ibig sabihin, meron kang sakit na pang-spiritual na ginagawa sa'yo, kaya mainam ano, mag-insenso ka. Okay, kung meron kang tipo na mga alam na albularyo, edi pumunta ka din doon. Kung pakaramdam mo lang may something sa'yo. Kasi meron dito, pwede rin kasi sabihin na meron dito nagbibigay sa'yo ng love spell para hindi ka makatulog, para ma-stuck ka sa sitwasyon. Pwede rin yun. Or pwede rin sabihin na meron ditong nagagalit sa'yo. Ito lang yung nararamdaman ko kasi 10 of sword lumabas. May curse to. Or meron ditong galit, may gumagawa ng hindi maganda. Pero ganun pa man winasak to. Meron ditong nakakaramdam ng hindi balanse. Ito lang yung nakita ko. Pero ganun pa man dahil meron ditong 444 may mensahe para sa'yo, okay? Maalisan mo to kasi meron ka ditong tapang at lakas ng loob. Matatanggalan mo to kasi tinutulungan mo dito yung sarili mo. Ito lang yung nararamdaman ko, okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Kasi nakikita ko rito na ito lang yung gusto mangyari ng tao na gumagawa sa'yo. May stuck ka. Maybe ikaw'y binabangungot pa. Hindi ka makatulog. Balisa. Hindi na kapanaginip ka ng ahas. Insekto, mga ganun. Ibig sabihin nun, meron ditong psychic attack pag nanaginip ka ng ganun. Kasi, meaning nun, meron ditong gumagawa. Kapag nakakapanaginip ka madalas ng ahas, kuto, insekto, mga kababalaghan, or kung ano-ano pa man, ano, hindi yun basta panaginip. Yun ay meron kang psychic attack na ginagawa sa'yo pag ikaw ay natutulog. Kasi ang mga ganyan gumagawa ng masama, ayon sa akin research, no? Kasi mahilig ako mag-research. Ay, mga ganyan ay gumagawa ay tuwing alas 9 ng gabi, alas 2, alas 12, alas 3 ng madaling araw, alas 4. Kung madalas magising ka ng ganong oras, may ganong gumagawa. Okay? Kaya mainam, manalangin ka. Anong panalangin? Psalm 91, pagtitiwala sa Diyos. Or Psalm 23, mainam. Okay? Ito na yung mensahe sa'yo. Pero ganun pa man, tingnan pa natin kung ano pa yung may i-advise pa para sa'yo. Sino gatong nagbibigay nito ng pasakit na to? Mag-insenso ka. Hindi po halos lahat maka-resonate. Piliin nyo na lamang kung ganito yung nararamdaman nyo. Give me more information. Meron ditong The Empress, okay?
Naiingit ang tao na to kasi nakikita ka niya ng The Empress Energy. And nafe-feel ko, no, panatilihin mo yung Empress Energy mo. Pagiging positibo. Nang sa ganun, no, hindi magtagumpay itong tao na to. Kasi nakikita ko dito, mawawasak to. Give me more information. Hindi to, maybe maganda ka or dumalago ang kabuhayan mo, naging maayos ang kalagayan mo. Ito lang yung nararamdaman ko. King of Swords. So, nakikitaan ko rin dito na ikaw yung tipo ng tao na matapang, matatag. At yun ang maganda. Panatilihin mo palaging ganun. Nang sa ganun, hindi makapasok yung negative energy na binabato ng tao na to. Meron dito na 7 of Pentacles. Nakikitaan ko dito na ikaw ay nakafocus, no? Nakafocus ka sa yung kabuhayan, sa yung pag-ani. Give me more information. Kaya tong tao na to naiingit sa'yo. Maybe may business ka or meron kang online, nakikita ka nito. Or pwede rin sabihin na nag-iintay ka ng iyong paglago. Yung pag-aani mo ba? Give me more information. Meron ka dito 9 of Pentacles. Nagiging kang matagumpay. Hindi magtatagumpay itong tao na to. Ano yung nararamdaman ko? Hindi siya balanse. Eh. The Chariot reverse. Devil energy siya. May devil energy siya. May toxic sa kanya. Ito lang yung nakikita ko. Then Temperance. Okay. Meron dito na nafe-feel ko, no, na meron ditong balance na parating sa'yo. May tagumpay na naghihintay sa'yo. Hindi magtatagumpay ng tao nito itong gumagawa ng hindi maganda. Kung gusto kanya ma-stuck sa ganitong sitwasyon, hindi ito magtatagumpay kasi ginagabayan ka dito ng anghel mo. Panatilihin mo lagi si The Empress Energy and King of Swords na may tapang, may lakas ng loob. Kasi nakikitaan ka nito ng tao na to na abundance, kaya naiingit siya. Pero ganun pa man, ano, pakaramdam ko sa kanya rin tumatama. Devil Energy, kasi protektado ka. Ginagabayan ka ng angel mo. Ito lang yung nararamdaman ko. Dalawang beses lumabas yung angel. Tingnan pa natin. Give me more information. The Fool. Itong tao na ito gumagawa sa'yo. Yung tipo bang hangal? Wala siyang alam. Hindi siya malaya. Ito yung mangyayari sa kanya, hindi siya malaya sa kanya. Kung intention niya na, kung intention to sa'yo, no, siya, yung tipong ikaw yung ma-stuck dito, siya yung magiging ganito, okay? Kasi kung may kita mo, may bumubulong, maybe may naririnig ka na kung ano na sa tenga mo. Yun ay imagination, hallucination. Huwag mong pagpapatulan, huwag kang matatakot sa ganun kasi dala lang yun ang kanyang gawa, okay? Then nakikitaan ko rin dito na The World. Meron dito na nasa ibang bansa. Pwedeng sabihin ikaw nasa ibang bansa ka, nagiging kang maayos at may gumagawa ng hindi maganda sa'yo, okay? Ito na yung nafe-feel ko. Pero ganun pa man, ano, hindi to magtatagumpay. Panatilihin mo tong The Empress and King of Swords. Mag-insenso ka. Then, ikaw ay manalangin. Laging prayer. Manalangin ng manalangin. Psalm 91. Dasalin mo ang Psalm 91. Pagtitiwala sa Diyos. Ando na yung lahat. Then Psalm 23. Kung mapapakinggan mo yon, okay? Hanggang dito na lamang. And thank you for watching. Love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.